Mga ka-Republic, muling ipinakita ni Justin Brownlee ang kanyang offensive power, ngunit kinapos pa rin ang Barangay Ginebra. Nagwagi ang SMB sa Game 4 at naitabla ng mga ito ang series. Tabla sa 2-2 ang kartada ng magkapatid na kupunan. Samantala, nakuha naman ang Talk and Text ang pangatlong panalo upang makalapit pa sa pagpitas ng final slot dito sa ongoing Governor's Cup. May pagkakataon ng TNT na patalsikin na ang Rain or Shine sa Game 5. Kung di makakapag-regroup ang ROS sa laro nila bukas, masakit na wakas na naman ito para sa kampanya ng Elasto Painters. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel, at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kaagad nakita ni Coach Tim Cao ng naging pagkukulang ng Barangay Ginebra kung bakit nakuha ng SMB ang Game 4 at nakatabla ang mga ito sa series. Tigdalwang panalo na ang Gin Kings at ang Beermen sa kanilang Race to 4 semifinal series. Ngayong tabla na sa 2-2 ang kartada, sobrang krusyal ang Game 5 bukas. Sa virtual best of 3, parang magkakaroon ng twice to beat advantage ang mananalo sa Game 5. Nagkulang daw sila sa depensa, sabi ng Ginebra coach. Maraming open shots ang ibinigay nila sa mga shooters ng SMB. Wala raw silang nakahandang sagot sa mga tirada nina CJ Perez and company. Tatlong Beermen ang nagtala ng 20 points at higit pa. May 27 points si SMB import AJ Anusike, 29 naman si Junmar Fajardo at 20 points si CJ Perez. Shout out sa effort ng SMB import na kahit nasaktan at umika-ika ay patuloy na tinulungan ang kanyang team upang malagpasan ang bagyong dala ni Justin Brownlee. Halos mag-isang binuhat ni Brownlee ang kupuna ng mga mag-aalak na magpaulan siya ng 49 points. Kasama dyan ang 2-for-2 from 4-point line. May 9 rebounds and 5 assists din ang Gilas naturalized player. Halos kalahati lang ng production ni Justin Brownlee ang puntos ni AJ Anusike, ngunit sa panig ng SMB import ay parang nakaganti na rin siya kay JB sa pagkatalo nila sa Cavite. Kahit naman sinong player ang tanungin, laging mas importante ang panalo ng buong team kaysa individual success. Nangyari ang sinabi natin na kapag nagkaroon ng pagkakataon si Junmar Fajardo na makapag-operate sa shaded area, ay makakatabla ang SMB sa series. Kung anong pagkukulang ang nakita ni Tim Cao, iyon din ang napansin ni Justin Brownlee. Nagkulang sila sa depensa. Nawala yung playoff defense na sumakal dati sa SMB offense sa laro nila sa Cavite. Nang tingnan daw niya ang stat sheet, nakita raw niya na nagtala siya ng 49 points. Maganda raw ang kanyang opensa, maganda rin ang opensa ng kanyang mga kakampi. Ngunit ang naging kwento raw ng Game 4 ay ang kanilang mahinang depensa. Doon sila nagkulang. Pumasok ang 49 sa 90 shot attempts ng SMB para sa mataas na 54.4% efficiency. Pareho raw handa ang Ginebra at ang SMB nang pumalaot sa Game 4, ngunit hindi raw acceptable ang kanilang depensa, dugtong pa ni Brownlee. At siguradong iyon ang pagtutuunan ng pansin ng Ginebra coaching staff pagbalik nila sa team practice. Pag pinanood nila ang video ng Game 4, makikita nilang marami silang ibinigay na libreng tira sa mga shooters ng SMB. Hindi rin nila nagawang itulak si Junmar Fajardo palabas sa comfort zone nito. Maraming pagkakataon na kasil ina ng malalim si The Kraken at hindi na ito kayang pigilan pag nakatanggap ng bola sa ganung posisyon. Kung di ako nagkakamali, 7 o 8 minuto pa'y ipinull out na ni Coach Tim Cao sa laro si Justin Brownlee. Nakita ni CTC, masyadong matalas ang shooting ng SMB sa Game 4 na ito at napakiramdaman niyang hindi na nila mahahabol ang lamang ng magsiservisa. Might as well pagpahingahin na lang si Brownlee bilang preparasyon sa Game 5. Kung di maagang inilabas si JB, baka umabot sa 60 points ang puntos nito. Ngunit ayaw sagarin ni CTC ang lakas ng kanyang import. Mas mabuting bigyan ito ng mahabang pahinga para magkaroon ng sapat na lakas para sa Game 5. Kung paanong mag-a-adjust ang tropa ni Tim Cao ay malalaman natin bukas. Ngunit sabi ko nga, isang matikas na team ang SMB at tatapatan nila ang anumang adjustment ng kanilang sister team. May mga nagsasabing scripted na raw ang series.
papaabutin daw ng Game 7 para kumita raw naman si Commissioner Willie Marcial. Yung mga nagsasabi ng ganito ay malamang sa malamang haters yan ng Ginebra. Mga haters na galit din kay Al Francis Chua dahil sa magagandang deal at player acquisitions na naibibigay nito sa Gin Kings. Ito yung mga Ginebra buzzers na laging kumukuda na hindi na raw sila nanunood ng PBA. Pero saan ka? Laging nakaabang pag may laban ang Ginebra. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng TNT upang makuha ang isang slot sa finals. Tinalo ng Talk and Text ang ROS sa Game 4 ng kanilang Best of 7 semifinal series. Kung nabigo ang Ginebra na masecure ang win number 3, nakuha naman ang mga bataan ni Chot Reyes ang panalo sa Game 4. Dahil po na scrap last season ang Governor's Cup, ang Talk and Text ang itinuturing na defending champion ngayong first conference. Muli, pinangunahan ni Randy Hollis Jefferson ang opensa ng TNT sa naging dikdikang Game 4, kung saan naitakas lang ng tropang Giga ang panalo 81-79. Para kay Coach Yeng Giao, naging malaking factor ang non-call kay Jefferson nang banggain ito at bumagsak si Junard Clarito sa isang rebound battle. May foul sabi ni Clarito pero hindi nga pinituhan ng referee. Wala, dying seconds na eh. Hindi tinawagan ng referee kaya move on na lang. Move on sila sa Game 5 kung saan nasa bingit na ng elimination ang ROS. Gugustuhin na rin ng TNT na tapusin ang series upang magkaroon sila ng mas mahaba-habang pahinga habang hinihintay kung sino ang magwawagi sa tapatang Ginebra SMB. Pero hindi dapat maniguro ang TNT, palabang team ang Ilasto Painters at sabi nga, it's not over until it's over. Umapat muna silang panalo bago sabihin tapos na ang kampanya ng Rain or Shine. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Saktong-sakto ang sinabi mo. Shoutout sa iyo, ang galing mo. Sa iyo rin, Johnny Medina. Samlang talaga itong si Jericho. Kababayan ko ito. Alam ang samlang eh. Merson Kabadi Vlog, shoutout sa iyo. Ingat ka dyan lagi sa Oman Idol. Sa iyo rin, Joel Atienza, shoutout sa iyo Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Arniel Chongko. Yes, maruming maglaro yung ibang player. Sa iyo rin, shoutout Rome Marcial. Yan, kung bakit nga ganyan sila. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Roldan Sabrido. Shoutout Idol, salamat sa suporta. At sa iyo rin, Baraco Mananabas, salamat, nariyan ka. Pasensya na po sa mga hindi ko nasya-shoutout. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.